Na, natapos na tayo, nalagyan na tayo ng kung ano-ano para tayo si Frankenstein. Pero ito, to keep the topical anesthesia na lapat, tatatagal to ng 30 to 45 minutes. So, tapos makita mo pag kinlose up yung graphic, ano? Oo, yung para may mga graphic. Oo. Hi mga naksi, this is Shad Kinis, so welcome back to my channel kung saan bawal ang nag-hate and bashing! Yes! And for today's video, my gosh, nakikita niyo po, ang busy mo naman. Hindi, may nilalagay lang ako ano mga documents natin dahil pupunta tayo sa clinic. Ay, pupunta kami sa clinic dahil ang gagawin po natin today ay road to Kinis! Ah, diba? Diba? Kaya wala si Lassie. Ako ang mentor niya. Oh, hindi. Kasi si Kuya MC po talaga ang naggagabay. Naggagabay. Yes. Pagdating sa mga kagandahan, syempre, alam ka naman kami ni Lassie magpayuhan, di ba? Oo, kailangan. Kasi kailangan ng sipag at syaga. Sipag at syaga. Di ba? Kaya kailangan ganito. Kailangan talaga samahan siya. Tama. Sipag at syaga at ng bonggang paniniwala. Yeah. Paniniwala. Tsaka ang maganda rito, sinasamahan ko siya para, alam mo to, road to Kinis na nga. Pero maganda rito, magpapagawa rin ako ng gano'n. Yes. Para hindi nila ako maabutan. So habang gumaganda kami, paganda ka rin ng paganda. Yes. Pupunta kami ngayon kasi magkakaroon kami ng laser treatment. Kakaibang ano to, one of the latest technology sa pagpapakinis ng mukha ng laser. So mamaya malalaman niyo yan. Samahan niyo kami dahil pupunta kami sa St. Luke's. Yes. Kay Tita Claudia Samonte. Eh, Doktora Claudia Samonte. Tama, tama. Yan. Ililaser. Laser. Sword. Yan. Sword. Puputulin, papalitan ng ulo ng ipis. Yes. Oo, para tapos okay, na. Okay, diba? Mas makinis kasi ulo ng ipis eh. Okay, so ako pa rin ang magdadrive. Siyempre, makikisakay siya. Siyempre, hindi mo nagagamit ng kotse ng yan. Yeah. Yung BM. Or yan. Disabled. Purposes. Hindi nakikita yan, my gosh. So let's go na. Punta na tayo sa St. Luke. Samahan nyo kami. Pagkasya na po mga Naxies. Kita yung dashboard. Oo. Kasi hindi namin alam sa nilalagay yung camera. Importante naman, nakikita nyo kami ng malinaw at nagsasalita kami ng maayos. Maayos. So we are driving, going to, saan tayo pupunta? St. Luke. St. Luke. Actually, second ano ko na to? Second? Cyton. Oo, second treatment ko na to ng Cyton laser. Erbium laser siya. Cyton. Ah, Erbium pala. Oo, Erbium. Cyton yata yung brand or something. Oh, yes. Tapos yung tita niya na dermatologist talaga, yun ang mahalaga eh. Yung dermatologist talaga ang tumitingin. Oo, hindi kung kani-kanino kayo nagpapatingin, ha? Sa, yung sabi ng iba, bakit ko babaguhin ko? Eh, ito yung nagpaano sa akin. Siyempre, kahit sino namang tao, gusto namang kuminis. Sinong taong ayaw kuminis? Kahit sinong talungin mo. Lagi nila siya, yung ibang sinasabi, embrace your imperfections, nobody's perfect. Oo, nandun na tayo sa nobody's perfect and sometimes you should embrace and accept kung ano ang meron ka and love your imperfections. Pero there is nothing wrong with fixing your imperfections. Oo naman. Diba? Tsaka diba sabi nga nila ngayon, kapag ikaw ay hindi ay charara, kasalanan mo na. Hindi, diba? Para kung meron ka naman means para to improve yung sarili mo, pwede mong gawin, walang masama doon. Ako para sa akin ha, kung hindi mo naman iuutang yung pangtaparitoke mo, akin sa akin ha, enhancement ha, para sa akin, go kung magiging masaya ka. Diba? Kasi pag masaya ka, all will follow. Yes. Tsaka, alam nyo, guys, nung may mga tagyawat naman ako, oo, tama kayo, hindi ko naman siya kinahiya na may tagyawat ako. Kasi wala naman ako magagawa eh, di ba? Pero syempre, pero yung self-confidence mo, di ba, mas magiging, ano? Mas mabubus, mas yes. Wala pong masama na pangalagaan ang ating mga sarili. Huwag yung gamiting dahilan na, hindi, you should love your imperfections. Guys, natitreat po ang tagyawat, ang scars, at mga, kung ano, skin disease po, ay nagagamot po. Kung may chance pong gamutin natin. Yes. Huwag po natin gamitin na dahilan yung embrace your imperfections. Hindi po, dahil ang mga tagyawat po, hindi naman imperfections yun. It can be cured. Yes. Diba? It can be cured. Ang mga small imperfections na pwede, yung mga dimples, yan, diba sabi nila? Kasi nakaka-enhance. Pero pwede naman sa'yo nakaka-enhance, pwede mo naman tanggalin, patanggal, o ipalinis, di ba? Oo. Tsaka ano, I mean, fixing yourself or ano, is just showing na mas dapat minamahal natin ang mga sarili natin. Yes.
the show na should love yourself more, 'di ba? Yes. Kasi paano mo aalagaan 'yung ibang tao kung 'yung mismo sarili mo hindi mo maalagaan? Mm-hmm. 'Di ba? Si Lossie nga, yung laki ng in-improve na dati. Dati, Diyos ko, napakadami rin tigyawat nyo. What more? Ngayon nag-improve na yun. What more? Kung hindi pa yung nag-improve, diba? Mm-hmm. Tingnan nyo na. So, yan, papunta kami. Samahan nyo kaming dalawa. Huwag po kayong aalis, mga nakshis. And papakita namin sa inyo kung anong klaseng treatment ang gagawin namin para sa Road to Guinness! Go! Let's go! So, ito si Kuya ay lalagyan na ng topical anesthesia. Yan nilalagay sa iyo. Emla. Para sa ano yung Emla? Topical anesthesia para hindi natin maramdaman yung laser. Yeah. So, yun din ang gagawin sa akin, topical anesthesia. Saan po ako, ate? Sa altar doon. Saan? Altar. Huh? Doon. Dadasalan ka lang daw. Wow, napakaganda mo talaga. Hanapin mo yung chapel at St. Louis. So, yun ang kailangan sa akin, Emla at Himala. So, let's go na tayo. Dito tayo sa okay, laser room 1. So, dito yung room natin. Dito ka lalagyan ng Emla. Yan, yung mga gamit. Yan. Mamaya, habang nag-Emla tayo, ay mag-chikahan tayo. Let's go. Okay, so, ayun nga. So, ate, what are the needs? Ano mga kailangan kong gawin? Patient gown po. Yan, patient gown. Tapos po, mag-hair cup. Ay, ano yan, ate? Hair cup po. Hair cup. Oh, meron akong hair cup kasi may buhok na ako ngayon. Di ba? Mag-hair cup na tayo, tsaka mag-gown. Ba't mag-gown, ate? May dito ba? Ba't may gown? Ba't gown ang tawag dito, ate? Kasi hindi parang siyang ano eh. Ha? Bestida. Huh? Bakit tinawag siyang bestida? Bakit gown? English. Ah, English ng bestida gown. So, ayan yung gown. Oo. Mag-gown. Okay, so, ang susutin mo na natin itong hair cup. Ayan. Masarap na may feeling na may hair cup. Dati kasi nilalagyan ako ng hair cup kahit wala naman akong buhok. Ba't gano'n natin? Ba't kailangan nyo maglagyan ng hair cup kahit kalbo? Ha? Hindi ko rin wala niya akong idea. Kasi alam ko para natin. Sa hair, ito. Yeah, hair cup. Oo nga eh. Yeah, hair cup. Kaya natataka pa dati, ba't nilalagyan ako ng ganito? Wala naman akong buhok. Pag hair cup para sa hair. Kasi hair cup. Kapag beauty products, para sa may mga beauty. So hindi ako pwede gumamit ng beauty products. Yan. And then, susutay na. Yan. Ay, susutay niya ako ng gown. Okay. Maganda dito sa St. Luke's, very safe. Nakapipili sila lahat. And bago ko makapasok dito, sa appointment mo, kailangan naka-RT-PCR ka and you are fully vaccinated. Tama, ate? Diba? So, yun, lahat yun ay nasunod natin. Kaya we are very safe here. So, maglalagay lang tayo, antayin lang natin. Lalagyan ako ng topical anesthesia mamaya. Papakita ko sa inyo kung ano yung ilalagay. At kung para saan yun, papalumanag natin step by step para mas marami kayong matutunan pa dito sa vlog na ito, di ba? And para sa mga nagbabalak na magpa-laser at magpaganito, para makita nyo yung mga pwede maging resulta, di ba? Sa mga susunod na panahon, ganyan. And guys, well, if you don't have the means naman na magpa-laser or magpaganitong procedure, may mga alternative naman, consult your doctor, okay? So, ito na. Tayo natin, lalagyan na tayo ng topical anesthesia. Let's go. So this is a different department from the COVID facility ng St. Luke's. Naka-separate building siya. Dermatology building talaga siya, di ba ate? May sariling building. So it's very safe, different entrance with the COVID patients. So there's nothing to be afraid of. Just follow the protocol and you'll be safe. Okay, before putting on the topical anesthesia, we should clean the face. So lilinisin niya ate yung face ko using Cetaphil, di ba? Medyo malamig siya. Bakit? With water din. Ah. So Cetaphil with water. Para ang purpose niya ate ay para matanggal ang mga dirt. So baka matanggal ang buong pagkatao ko. Kasi madumi yung pagkatao ko ate. So, dapat pala ganun ang ginagawa. No? So dapat umiinom ako ng Cetaphil para malinis ako. Pala nakakatanggal ang dirt. Okay, so we're putting topical anesthesia na, which is Emla, the brand. Hi, Doc! At naglalagay sa akin personally is si Dr. Claudia Samonte. Of course, the best dermatology we have. Wow! Diba? So, Doc, para saan itong Emla? To numb the skin kasi we're going to do a laser procedure. So, our goal is to make the scars less evident. So, slowly, through several sessions, we'll be able to improve the clearance of the scars. So, hindi naman siya magic, but of course, our lasers can do wonders. Yeah. So, ayun, we're putting the Emla or the topical anesthesia for ilang oras, Doc? 30 to 45 minutes. Para mag-numb yung skin natin, para pag nilaser tayo, hindi tayo masaktan mamaya. Samahan nyo lang ako, guys. Binabalot na tayo ng cling wrap. Ginagawa tayong bangus. So mamaya, iihaw na natin to. So hopefully, may lasa. Malasa.
Nako, magiging kissable na lalo ito si Chad. Nagsaselos na si Nico. Okay, so we're done na. Ayan na, natapos na tayo. Nalagyan na tayo ng kung ano-ano. Para tayo si Frankenstein. Pero ito, to keep the topical anesthesia na lapat, tatatagal to ng 30 to 45 minutes. So we have to wait and then we will proceed na sa next procedure, which is the laser. Oh my gosh. Kinakabahan ako kasi medyo mababa ang pain tolerance ko. Pero may kasabihan nga tayo, di ba? Tiis ganda! Mangangan ako ba? Baka mangangan ako. Ang ganda. Wala pang ginagawa. Wala ka ba? Wala kang mangangan ako. Sige, eh. What? Bakit? Tae lalabas. So, ito mga nachos ginagawa na si Kuya MC, ni Doc Claudia. Hi, Doc Claudia. Hi. So, wala po siya nakikita, Doc, di ba? Wala. Bawal eh. Kasi hindi natin pwede inip yung eye. Doc, i-prank natin siya. Kunwari, ako ang gagawa. Pwede rin. Uy, laser yan, Chad. Sige, Doc, palit tayo ng presto. Diyan ako. Sarap po yan, sige. Nararamdaman ka? Wala. Yung after nyo doon yung mahirap, yung mainit. So, ginagawa na si Kuya MC. Ako na ang next. Sana kayanin ko kasi mababa talaga yung pain tolerance ko. Oh my gosh! Dito na lang may ganito. Eh, yung kanila, mababaw lang daw na energy yung ginamit. Pero yung sa akin, medyo mas matapang, mas malakas. Kasi mas malalim yung scars ko sa mukha. Kayanin natin to. Alak-alak sa kagandaan. Let's do this! Okay, so tapos sa si Kuya MC. Ako na ang next, pero tingnan muna natin yung tsurin Kuya MC. Ayan, so may redness kasi ni laser talaga. Tapos makita mo pag kin-close up yung graphic, para may mga graphic. May konting init, syempre, talagang ganun talaga pag ano laser. Ano nag-init sa'yo, yung balat o yung ulo? Pareho yung ulo. Hindi kasi, pag kaya malalaman mong totoo yung laser, pag may init na effect at mahapdi. Yeah. Kasi ganun yun. Kasi yung scar mo, tinamaan. Tinatamaan yung scars. Eh, yung puso mo, tinamaan ba? Noon pa tinamaan. Okay na, yakatin kita. Ayoko. Halika na. So, ito na. We are going to do this na, mga nakshis. Second session, si Dr. Cloud sa Monte, of course. Doc, i-explain muna natin sa kanila kung ano ba yung machine na gagamitin natin. We are using not the fractional CO2, but we are using an erbium laser. Erbium laser. What is the difference, Tita? Usually sa erbium, wala tayong fear of post-inflammatory hyperpigmentation. So, ang ibig sabihin nun, yung pag naarawan yung pasyente, instead na pumuti yung skin, lalo nagkakalunod, ibang pigmentation. Oh, okay. So, dito walang ganon. Walang ganon. So, it's mas maganda. And then, mas precise siya kasi we can choose the parameter, how deep we want to achieve. So, depending on the need of the patient, kung anong kailangan ng skin mo, yun ang mabibigay tayo. Okay. So, ayun, nakinitin natin kung anong kagandahan itong erbium laser. So, let's do this na, mga nakshis. Good luck sa akin talaga. Promise. Kanina si Kuya MC, hapding-hapdi siya. What more ako, mas mababa ang pain tolerance ko. Let's do this. Kaya niya, Chad. So, we are removing the anesthesia. Topical anesthesia. And then, we will disinfect the skin. So, we can make sure na malinis yung area natin na yung gagamitin. Wow, Chad, ang kinis na talaga. Nice. Smooth na po. Pag-cover ba natin ito? Pag-cover natin ito. Just keep your eyes closed all the time. So we can secure the eye area. So dapat hindi natin madamage sa mata. Ito. Okay, raise your head, Chad. Sige pa. So ayan, last ano na yan, tira ng ano, laser. Third pass na to. Pangatlong pasada na yan. Grabe, usually isang pasada lang. Para kang shorts, Chad. Doble pasada. Gusto mang itikil ni Tita Claudia yung pagle-laser. Pero tuwing nadadaanan niya ulit yung pisngi, parang napapaulit siya ulit. Ang sabing gano'n eh. Awal mag-quit, Chad. Once you say yes, you have to say
go. Do it. Ah. Tapos na? Ay, tapos na. Oo naman. Tita, bakit yung machine parang may dila? Napagod. Napagod yung machine. Talaga ba? Ako yung MC. Ayan, so, ang machine niya napagod, hindi ako. Ayan, lalagyan siya ng tita. Ano po yan? Serum? Yeah, parang epidermal growth factor na serum. Well, it's like a stem cell serum. It has the ingredients for better healing. Better healing, oo. Oh, medyo ma-update talaga yan siya. Stem cell serum. Ma-update yan. So, the main ingredient is actually... ma-update. Ah. Baka lalong ayaw na nila magpalagay nito na nanginginig na si Chen. Hindi, kasi ano naman to, tiis ganda. Ganun talaga, no? Pain, no gain. Ah! Uy, Chad, mahiya ka naman sa tiis ganda. Tiis lang. Tiis. Walang ganda. Mahapdi siya, actually. Oo, mahapdi. Oo, stem cell serum to for better healing daw. Dapat yung naano tayo sa pagmamahal, yan ang ginawa natin, yung serum tayo. Oo. For better healing ng mga puso natin. Thank you, Tita Claudia. So this is what we're doing during the pandemic. Gusto pa rin natin ng self-satisfaction, di ba? Hindi dapat pabayaan ng sarili. Mirror, oh, wag kang sumigaw ha. Okay. Baka, okay. Ah! Para akong kusino. Oh, mas mapulay sa akin kasi sa iyo. Okay, andito sabi ni Alan, isprayan ka daw ng alcohol after. Kasi parang simento yung nilalagay. Parang simento na yung nilalagay. Serum lang. Serumento. Okay, so after the laser, dahil mainit siya sa mukha, as in, mainit talaga siya, may heat ka nararamdaman. Medyo may konting blood, na heat yung mga scars. Para mawala yung heat at para mas maging comfortable ka, ito yung tawag na Zimmer machine. Ayan yung Zimmer machine. It cools down your face. Nagbibigay siya ng malamig na malamig na hangin, di ba? It's a very expensive machine din daw. So, pero para lang naman siyang aircon na vacuum. Ayan. So, nag-release siya ng malamig na hangin at napakasarap. Oh my gosh. Nakakawala talaga ng hapde at ng init ng mukha. Ito, papawalain muna natin yung init na mukha natin. Ah, ang sarap ng malamig. So, kailangan siya itutok sa malamig na malamig na hangin. Kahit pagdating sa bahay. Okay, so we are done na. Nakikita niyo yan. Sinisimoy ako ni Dr. Cloud. Doc, gano'ng katagal po yung redness na magtatagal po? Usually 5 to 3 days. So, the inflammation kasi direct, not because of the heat of the laser. Usually, yung pain niyan would last for a few hours, 1 or 2 hours. Tapos nun, the redness, wala ng pain, pero makulapan siya mga 2 to 3 days. So, yun, kailangan mawala ng 2 to 3 days. And a few days after that, tingnan natin kung ano maging ito. Dr. Claudia, maraming salamat po sa inyo. Mabot tayo dito for more sessions. It's ganda. Let's do this, guys. Thank you, Dr. You're welcome, Chad. We are cleaning lang the blood and everything. And then, we're going na. And so guys, we're home. Sobrang pulang-pula ng mukha natin. It's gonna be like this for a few days. So after several days daw, mawawala din siya. Pero ito, gagamit tayo ng betaine cream. It's an antibiotic for the face. And ito yung magiging sabon natin. It's an oatmeal muna para kailangan natin ng sobrang mild soap lang daw. Walang bula. So yan ang gagamitin natin. And of course, sunblock. So ayun guys, mga nakshis. Sabi ko nga, di ba, if you have the means na baguhin yung mga imperfections ninyo or mga pwedeng baguhin or if you want to enhance yourself, there's no harm in doing that and it's for yourself. Love yourself, improve yourself. Wala pong problema doon, wala pong mali doon. And, ayan, tsaka kung may mga problema kayo sa balat, consult a dermatologist talaga, a legit dermatologist para maayos po at mawala yung mga bagay-bagay. And if you don't have the money or anything like that, look for an alternative to cure and, of course, to cure yung mga pimples sa katawan po ninyo sa mukha ninyo. Nakagaya po nito. It's a big change for me. Don't be afraid of change. It is part of life. So guys, with that, maraming salamat. Nakipahinga, sobrang update kasi ang feeling niya tumitibok siya. Para siyang pusong tumitibok at kumikirot. Masakit siya, ma-update siya, pero kailangan natin pagdaanan, tiis ganda. Maraming salamat. Don't forget guys to love each other for no reason at all. And don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga bagong vlog. Maraming salamat guys. Thank you so much and bye-bye! Get ready to get vaccinated with laughter! Vaccinated! A digital concert! Sasakit ang panganyo sa kakatawa kasama pa sina...
Angeline Quinto, Katrina Velarde, Kim Molina, Geraldo Poles, Marco Gumabao, Diego Loizaga, Marco Galio, Laika Gairanon, Anton Soriano, Divine Tetay, and the Uncomfortable Superstar, Vice Ganda! October 30 on KTX.ph, I1 TFC, TFC IPTV. Get your tickets now!